By the way, may gagawin ka ba ngayong gabi? Umiling-iling naman si Agatha. Wala naman. Natuwa naman si Alan. Kung ganun, tara, night out tayo. Nag-alanganin naman si Agatha. As much as possible, gusto niyang umuwi sa bahay ngayon na maaga dahil nag-aalala siya kay Mike sa mga inasal kasi ng asawa niya kaninang umaga. Ay halata sa mga mata nito na parang may bumabulabog na kung ano rito. Kaya hindi niya maiwasang mag-alala rin para rito. Kasi Alan. Na, bawal ang kasi-kasi. Tatawa-tawang wika naman ni Alan. Pero, bawal din ang pero-pero. Dugtong pa nito saka idinantay ang palad nito sa isang kamay niya na nasa mesa. Ngayon na nga lang ulit tayo makakagala ng gabi tapos tatanggihan mo pa ako. Pero kasi Alan, ngumuso naman ito. Sige ka, magtatampo ako kung hindi mo ako sasamahan. Busas paglalambing na wika naman ito. Huminga siya na malalim dahil wala nga siyang nagawa kundi pagbigyan ito sa nais nito. Nakarating naman sila sa isang bar. Umorder ito ng maiinom nila. At tatanggi pa sana siyang uminom. Pero mapilit ito. Kahit isang baso lang daw ng beer. Kaya wala siya nagawa kundi pagbigyan ulit ito. Mukha naman nag-i-enjoy ito kaya okay na rin para sa kanya. Sa totoo lang kasi hindi niya ito gawain. Hindi siya mahilig sa pagna-night out o pagbabar hopping. Hindi rin siya mahilig uminom o kaya naman ay mag-disco. Agatha? Aniya ng walang lingon dito. Pinapanood kasi niya yung mga sumasayaw sa dance floor. Ang daming party freak. Grabe kung humataw at sabay-sabay ang bawat indayog ng mga katawan sa saliw na mabilis at sexy na musika. Two-story ang bar na ito at nasa second floor sila ni Alan. Nakatayo sa tapat ng stool kaya kitang-kita ang mga kalokohan ng nasa first floor. Sa dance floor maliban sa mga nagsasayawan ay mayroon ang nagkakasiyahan at naghahalikan. Sa ibang mga stool naman at couch naman ay may mga naglalandian na rin. May mga magkakaibigang nagkakausap at nagkakatawanan lang naman. At may ibang magkasintahan na nagme-make out na. Agatha. Napapitlag siya sa bigla nang maramdaman na hinalikan siya ni Alan sa kanyang lieg. Nang tingnan niya ito ay namumula na ang mga mata nito na parang wala na sa sarili. Mukha yatang marami na ang nainom at ngayon ay nalasing na. Alan, ano ba? Pilit niyang itinulak ito papalayo sa kanya. Agatha, I love you. Patuloy na wika nito. Alan, lasing ka na. Let's go home. Ihahatid na kita sa kondo mo. Aniya at hinawakan ito sa kamay para kalad ka rin papalabas. Ngunit mabilis lamang na naibalik siya nito sa tabi nito at maagap na ikinulong ang kanyang mukha sa mga palad nito. Agatha, I love you. Kahit kabit mo lang ako at mananatili akong kabit mo habang buhay. Ayos lang sa akin dahil mahal talaga kita. Pupungay-pungay ang mga matang sinasabi nito. Nanlambot naman ang kanyang mga tuhod. Kung noong magnobyo pa lamang sila, noong sila ay kolehiyo pa lamang, ay madali lang tumugon at sabihin ditong I love you too. Bakit ngayon ay tila kay hirap na? Tila kay bigat na ng mga katagang yun na hindi na kaya pang bigkasin ng kanyang bibig para sa lalaking ito. Pero bakit nga ba? Bago pa man siya makapagsalitang muli ay sinakop na ni Alan ang kanyang mga labi. Nasaan na ba sina Kuya Rafael at Robert? Ang tagal ha? Yung drinks natin. Aburidong wika naman ang pinsan ni Mike na si Karen. Nagkayayaan kasi ang mga pinsan niyang gumala ngayong gabi sa bar. At since mag-iisang buwan na rin naman silang hindi nakakapunta ng bar, dahil busy sa kanya-kanyang trabaho, ay pinagbigyan na niya ang mga ito at sumama na rin siya. Paniguradong natagalan ang mga yon, dahil nakakita naman ang mga chicks at nakikipaglindian na. Hintayin niyo ako dito, susunduin ko lang yung dalawa. Wika naman ni Patricia, saka naman akma ng tatayo mula sa table nila na magpipinsan ngunit maagap na inunahan niya ito.
Ako na, Pat. Wala naman nagawa ang babae kundi muling umupo sa tabi ni Karen. Samantalang siya ay naglakad na papunta sa counter. Mabuti nang siya na ang sumundo sa lukulukong sina Robert at Rafael. Dahil kapag si Patricia pa, tiyak na sabon ang aabuti ng dalawa. Rafael, Rob, tawag niya sa mga pinsan. Nang makitang nakatayo ang mga ito sa isang tabi, malapit sa counter, dala-dala ang dalawang bote ng vodka. Parang hindi siya narinig ng mga ito dahil nakatanga sa kung saan, kaya nilapitan na talaga niya at tinapik-tapik sa balikat ang mga ito. Kanina pa namin kayo hinihintay, yung drinks, sabi ng mga girls. Halos nakakita naman ng multo sa gulat ang dalawang loko. Nandiyan ka pala, Mike. Halika na. Uwi ka ni Rafael at maagap na inakbayan siya upang kalad ka rin palayo roon sa kinatatayuan ng mga ito. Parang nakatulala kayo dun sa itaas, ha? Anong meron dun, mga bro? Cool niyang tanong sa mga ito. Wala naman, bro. Hindi makatingin na sagot naman ni Robert mula sa kabilang side niya. Tiningnan naman niya isa-isa ang dalawang pinsan at parehong hindi maipinta ang mukha ng mga ito, na tila ba may malalim at may parehong iniisip. Naramdaman niya ang parang may mali. Kaya naman na curious siya tuloy. May kinalaman kaya ito tungkol sa tiningalan ng dalawa sa second floor? Nang maabutan niya ang mga itong nakatanga doon, ano kaya ang nakita ng mga ito? He needs to find out. Sandali. Gusto kong makita kung ano yung tinitingnan nyo kanina ron. Sabi niya sa dalawa sabay balik sa kinatatayuan ng mga ito kanina. Mike, huwag na! Maagap naman napigil ni Rafael. Ngunit hindi siya nagpapigil sa mga ito. Kung may problema pala ang mga pinsan, ba't hindi nagsasalita ang mga ito sa kanya? At baka may maitutulong pa siya. Mike, let's go! Tumaas na ang boses naman ni Robert. Saka pinigilan siya sa mga braso. No, gusto kong makita kung ano yung pinanunood nyo kanina. Hindi papigil niyang sagot at nagtuloy-tuloy siya sa paglalakad. Nang sa wakas ay makarating muli doon at nag-angat siya ng tingin sa itaas, ay nagimbal siya na makita ang asawa niyang may kahalikang ibang lalaki. Kahalika ni Agatha ang ex-boyfriend nito. Mike, sabi na nga sa'yo na tayo na. Tumaas na rin ang boses ni Rafael. Tuluyang nahulog ang kanyang balikat. Kaya pala gustong-gusto nang umalis ng mga pinsan niya kanina dahil nakita pala ng mga ito ang kanyang asawa na may kalantarang ibang lalaki. Ito ba yung gusto niyong itago sa akin? Mariin niyang tanong sa dalawa. Napayuko naman si Robert. Alam kasi naming masasaktan ka kapag nakita mo pa ito. Napatikom naman ang kanyang kamao. Hindi niya maintindihan ang mga pinsan. Ayaw lamang ng mga itong masaktan siya, kaya hanggat maaari ay nais ng mga ito na huwag niya makita ang nasaksihan ng mga ito. Ang hindi lamang niya maintindihan ay ang sarili niyang asawa. Kung bakit nagagawa ni Agatha ang ganito? Kung bakit kailangan siyang saktan ng ganito ng babae? Walang sabi-sabing tinalikuran niya ang mga pinsan at naglakad siya papalabas ng bar. Sandali, Mike. Where are you going? Nag-aalalang tanong naman ni Robert. Naramdaman niya ang pagsunod ng dalawa sa kanya. Mike, where are you going? Sigaw naman ni Rafael. Hey Mike, sagutin mo naman kami. Sunod pa rin tanong naman ni Robert. Hinarap niya ang dalawa. I'm going somewhere. Tanggap ko na. Tanggap ko nang hindi talaga niya ako magagawang mahalin pabalik. At tanggap ko nang hindi talaga ako magkakaroon ng puwang sa puso niya dahil may iba siyang minamahal. Puno ng sakit at basag na ang boses niya. Tumalikod na ulit siya bago pa tuluyang makita ng mga ito ang paglandas ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Bakit nga ba ginagawa ito sa kanya ni Agatha? Bakit nga ba patuloy siyang sinasakta ni Agatha? Sumulyap si Agatha sa kanyang relo nang tuluyang makauwi sa bahay. Alas 10 na pala ng gabi. Pinasadahan niya ng mga daliri ang kanyang buhok dahil sa pagod. Hinatid pa kasi niya si Alan sa kondo nito kanina gamit ang kotse nito dahil nalasing ito
Tapos nagtaksa siya pabalik ulit sa resort para kunin doon ang kotse niya at nang makauwi na siya rito. Ang dami gumugulo sa puso't isipan niya ngayong araw mula pa kaninang umaga dahil kay Mike at ngayong gabi naman ay dahil kay Alan. Agatha, I love you. Kahit kabit mo lang ako at mananatili akong kabit mo lamang habang buhay. Ayos lang sa akin dahil mahal talaga kita. Imbes na maging masaya siya dahil sa mga sinabing iyon ni Alan, ay bakit parang nasasaktan pa siya? Nasasaktan dahil parang wala na siyang nararamdaman pabalik para sa lalaki. Nasasaktan dahil hindi na niya maramdaman yung spark sa pagitan nila kapag hinahalikan siya nito. Tulad ng dati at nasasaktan dahil sa katotohanan may kabit siya. Yes, she has an affair with another man and she'd never been faithful to her husband na wala namang ibang ginawa kundi ang pakitaan siya ng kabutihan at mahalin siya. She's unfaithful. Nandiyan ka na pala, wife. Napatalon siya sa gulat dahil sa baritono at matigas na boses na iyon ni Mike. Nakadikwatrong upo ito sa mahabang sofa habang may hawak-hawak na isang baso ng alak sa kamay nito. Halos mapasinghap siya nang mapansing wala itong pang-itaas na damit, kaya lantaran ang katawan nitong naging perpekto pa yata sa pagkahubog. Mukhang kay titigas ng dibdib at kumpleto ang six-pack abs nito, kahit hindi na mag-workout at mag-exercise pa. Tila natural na hinubog na yata ang katawan nito upang maging ganito kaganda at katikas. Ito ang unang beses niyang nasilayan ang lalaki sa ganitong ayos. Kadalasan kasi ay isang mabait at maamong Mike ang nakikita niya. Ngayong nakainom ito at tinamaan ang alak, ay parang lumalabas ang kakaiba at nakakatindig balahibong kaangasan nito. Pati na rin ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya ngayon ay bago para sa kanya. Tila ba naglalabas ng apoy ang mga mata nito? Tila ba may galit ito? San ka nagaling? Direktang tanong nito. Wala ang nakasanayan niyang tamis at may pagsuyo sa boses nito. Biglang kumalabog ang kanyang puso sa kaba. Kung makapagtanong ito ay parang may alam ito. Teka, may alam na nga ba kaya ito sa mga pinagagagawa niya? Umiwas siya sa nakakapasong mga mata nito. Sa opisina lang sa resort. Ginabi ako ng uwi kasi. Hindi niya na ituloy ang pagsisinungaling nang bigla na lamang nitong itinapon ng napakalakas ang baso sa sahig. Dahilan kaya halos mapatalon siya sa gulat. Hanggang kailan? Dumadagungdong ang boses nito sa sobrang lakas at ang mga mata nito'y ngayon ay tila nagliliyab sa galit. Nanginig naman ang buong katawan niya. Ito ang unang beses niyang nasilayang nagalit ng ganito si Mike. Nakakatakot. Tumayo ito at tumakbang papalapit sa kanya. Napaatras siya na makita ang mga kamay nito na mariing na nakakuyom. Para bang anumang oras ngayon ay manununtok ito ng tao. Mike, ano bang? Hindi na niya na ituloy ang pagmamaang maangan. Nang muli ay pinutol siya nito ng isang dumadagungdong na boses. Hanggang kailan, Agatha? Hanggang kailan mo balak na magsinungaling sa akin? Hanggang kailan mo ako balak na lokohin? Hanggang kailan mo ako balak na pagmukhain tanga? Naaalis ka rito sa bahay sa umaga at babalik ka sa gabi na may marka ka ng ibang lalaki? Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Alam na ba talaga nito ang tungkol sa paglabas-labas niya kasama si Alan lately? Kung ganoon nga ba, paano nito nalaman? Nagpatuloy ito sa paghakbang at siya na may nagpatuloy sa pag-atras. Habang hindi kayang salubungin ang mga mata nitong galit na galit sa kanya. Hanggang kailan mo planong itago sa akin na nakikipagkita ka pala kay Alan ng lingit sa aking kaalaman? Ha, kailan pa, Agatha? Muli ay sigaw nito sa kanya. Nagimbal siya ng tuluyan. Walang duda, alam na nga nito ang lahat. And she's guilty. Naramdaman niya ang pagtama ng kanyang likod sa nakasaradong pintuan. Indikasyon na wala na siyang maaatrasan pa. Tumakbang pa ulit ito
hanggang sa ang lapit na ng katawan nito sa katawan niya. Kinorner siya nito gamit ang mga kamay nitong iniharang sa bawat gilid niya. Bumuntong hininga si Agatha at pumikit ng mariin. Pilit na pinakakalma niya ang kanyang sarili. Tell me the truth. Kailan pa kayo nagsimulang magkita ulit? Nakasal na tayong dalawa. Sobrang hina ng boses nito. Pero halata pa rin ang sobrang pagpipigil ng galit nito. Kung ang kaninang tumataas ang boses nito ay nakakatakot niya ito. Ngayong naging pabulong naman ang pagsasalita nito, ay mas nakaramdam pa siya ng lalong pagkatakot. Ngayon lang niya nakitang naging ganito si Mike, kaya hindi niya halos malaman ang gagawin. Kailan pa, Agatha? Nagtaas ulit ito ng boses at sinuntok pa ng malakas ang pintuan. Dahilan kung bakit napapitlag na naman siya. Nung nakaraan linggo, nanginginig ang boses na sagot naman niya rito. Tumikim ito at nanahimik. Humihikbi lamang siya sa pagitan ng paninikip ng kanyang dibdib. Ginawa mo ng miserable ang buhay ko. Tila nawalan siya ng lakas at ubos na ang kanyang pasensya. Ang kanyang mga pagtitimpi. Winasak mo na ako. Sinaktan. Kulang pa ba yon? Kulang pa bang mga ibinigay ko sa'yo? Ano pa bang gusto mo? Balak mo ba talagang habang buhay akong saktan? Tila rin siya nanghihina. Hindi, Mike. Hindi yun ang intention ko. Simula ngayon, huwag na huwag mo nang susubukan pang lumapit pa sa'kin. I hate you, Agatha. Naihilamos niya ang mga palad niya sa kanyang mukha at muling humagulhol.